Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So sa Lakers Summer League game nga ay narinig natin ang chant ng mga fans na we want Kyrie habang andun si Westbrook na tiyak na kailangan i-trade kung gusto nga ng Lakers makuha si Kyrie Irving. So let's talk about Russell Westbrook mga kaibigan. Isa sa mga most hated players sa NBA ngayon dahil sa kanyang hindi magandang performance last season. Kaya naman tinatawag siyang Westbrook. Isang insulto na hindi nga nagustuhan ni Westbrook dahil umabot na ito sa punto na naaapektuhan na ang kanyang mga anak dahil apelido din nga nila ito. Si Russ ay nakakatanggap ng kakaibang disrespect sa mga fans. Tinatawag nga siya na Westbrook. Siya ay may average na 43.8% shooting sa field sa kanyang 15 years sa NBA. Habang ang legend naman na si Allen Iverson ay 41.1% lamang. Mataas ang respeto ng mga fans sa The Big O Oscar Robertson dahil hawak niya nga noon ang triple-double record na eventually ay nabasag nga ni Russell Westbrook. Kung titingnan natin ang stats, lamang si Westbrook sa points, assists, rebounds, steals at blocks kay The Big O. Ang tanging lamang nga ni Oscar Robertson kay Westbrook ay may isa siyang championship. Bago siya lumipat mga kaibigan sa Lakers ay mala video game na stats ang pinapakita ni Westbrook. Halimaw ng mga triple-double. Kahit sabihin ng iba na stat padding ay mahirap pa rin nga ito gawin mga kaibigan. At nakakatulong nga ito sa mga panalo ng team na kinabibilangan niya. Si Russell Westbrook kahit hindi nga magkampiyon ay tiyak na pasok siya sa Hall of Fame dahil sa kanyang mga records sa NBA at mga awards na nakuha niya tulad ng regular season MVP, dalawang scoring champion, tatlong beses siya din pinangunahan ng NBA sa assists at may dalawang All-Star MVP din siya. Ganun pa man kung itrato nga siya ng mga fans ngayon ay tila ba isa itong player na walang naiambag sa NBA for the last decade. Sa palagay nyo ba ay deserve ni Russ ang hate na natatanggap niya? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Ja Morant. So kanina ay naging bisita siya sa show ni Taylor Rooks kung saan nagbigay siya ng mga controversial na sagot sa ibang mga tanong. Tulad ng matanong siya kung ano ba ang gusto niyang sabihin kay Michael Jordan. Ayon kay Morant ay una ay gusto niya nga daw magpasalamat sa kanya dahil madami nga daw ang naglalaro ng basketball dahil sa kanya including siya mismo. Sinabi din ni Morant na gusto niya nga daw itong makalaro at sana nga daw ay nasa era siya nila Jordan naglalaro dahil sa mga mentality ng players noon. Ngunit nang matanong nga siya ni Taylor Rooks tungkol sa posibleng one-on-one matchup nila, ayon kay Ja Morant, I would have cooked him too. Wala nga daw siyang pakialam kahit sinong iharap sa kanya. Hindi niya nga daw sasabihin na matatalo siya sa one-on-one sa kahit anong sport man ito. Hinamon niya din nga mga kaibigan si Messi sa one-on-one sa soccer. I-set up na nga daw yun. So isang bagay nga tiyak, hindi nagkukulang sa confidence si Ja Morant at very competitive talaga siya. Sa palagay nyo ba ay kaya ni Morant magdomina sa era noon ng NBA na mas physical? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.